Sa ating sumbong ataksyon, si Winston Crisostomo hingi siya ng tulong na matubos ang sasakyan ng kapatid niya dahil naisanla niya ito noong nalulung siya sa kasino. Sige, papasokin. Well, lahat ng tao naman nagbabago at pwedeng magbago. At lahat ng tao pwedeng bigyan ng second chance. Sige. Gusto niyang humingi ng payo. Sige, why not? Mr. Crisostomo, magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po. So, dati po ay lulung kayo sa kasino. Apo. Naisanla niyo po yung sasakyan ng inyong pong kapatid. Apo. At kayo po ay nagbabago na. At huwi ka ng payo. Ang payo ko po, sir, tama yan. Huwag na ako kayo mag-casino. Wala ka talaga mapapala dyan. Tama po. Marami po talaga nasisira ang buhay dyan sa casino. Yung iba pa nga nagpapakamatay. Yung bang naitalo na yung kanilang kayamanan, pati future ng kanilang pamilya, hanggang sa nagpapakamatay. Tama itong decision mo. So, ang maitutulong ko sa'yo, tatawagan ko po yung pagkor para iban ka. Ibig sabihin, ikaw mismo ang nagsasabi na iban ka na. So, hindi po yan ililift until kami po ang mismo tatawag. Which hindi namin gagawin yun. So, ipapaban ka namin sa kasino, sa lahat ng kasino, sa buong Pilipinas, hindi ka na makapasok. We can do that by calling pagkor. Okay? So, yun lang. Ano pa ho, sir? Gusto ko lang po kasing matulungan yung kapatid ko na makuha yung sasakyan. Okay. Tubusin yung... Tubusin po. Nasaan yung sasakyan ngayon? Kanino? Nakasanla po sa financier ng... Financier? Ano sasakyan po ito? Accent po. Magkano po isinanda? Originally po, 100 pero 89,000 lang natin. 89. Anong gagawin natin doon? So, tutubusin. Opo. Tutulungan kita kunin yung kotse. Opo. Doon sa financier. Opo. Para ibalik. Saan manggagaling yung pera? Mga kapatid ko po, pag ano po namin. Kasi po wala naman po akong lahanap buhay. Kaya sinong kapatid mo ang pagkukunan natin ng pera para pambayad doon sa financier? Si sister ko na isa. Siya po ang gumagawa ng ano. Gusto mo mag-usap na lang kayo. Kausapin mo yung sister mo para tubusin yung kotse isinanla mo sa financier na kotse pag-aaral ng isa mo pang kapatid. Opo. Okay. Ang ipinakikiusap ko lang po, kung pwede, wala na yung tubo na masyadong malaki kasi 2%. Kakausapin ko financier na bawasan yung tubo. Opo. Yung po ang sinasagot po yung text ko na hindi raw po pwede. So ako may kiusap ngayon sa financier na litan na lang yung tubo. Kung po pwede sa palagay niyo, ba't ko gagawin yun, sir? Yan nga. Hindi. Palagay niyo po, sir, nasisiraan ako ng bait. Hindi pa naman siguro, ano po. Sorry, sir. Akala kasi favorito is para advice ka, tulungan ka, at yun na, ay may tutulong ko sa'yo, guaranteed. Tatawagan po namin yung pag-call, susulatan namin yung pag-call na ibaban ka sa mga kasino para hindi ka na makapasok ng mga kasino, solve na yung problema sa pagiging addict sa kasino. Iyon pala, meron ka pa palang hirit, didiretso na kita. Ang gusto mo, kausapin ko yung financier, babaan yung porsyento para pag tinubos, mas maliit na, and then yung pera manggagaling kay akin, kung pwede. Diretso mo lang ako, sir, para magka-diretso na tayo, lalaki sa lalaki. So magagaling sa akin. Eh hindi, sir, kung... Na ako magtutubos. May ako, ako po, wala akong talagang perang pantubos. Kaya nga, so wala akong perang pantubos, so ako magtutubos. Hindi po, tutulong po mga kapatid ko. Kaya nga, tutulong mga kapatid ko, pero kapatid mo, pero tutulong din ako pagtutubos ng cash. Kayo po, kung gusto niyo tumulong sa akin. Magkano po sa tingin niyo dapat ko itulong? Sa tansya niyo, magkano dapat itulong ko para masolve na po yung problema? I can make your problem go away. Ganun. Magkano po dapat? Para pag labas mo rito, tapos na yung problema mo, makakatulog ka ng mahibing, kahit hindi ka na bumili at uminom ng good night. Ano po yun ang pinag-usapan natin? To make your problem go away. Siguro po, mga nasa, kung babayaran po tayong pool, yung... Babayaran ko yung pool, magkano? Mga nasa 35,000. 35,000. Babayaran ko yung pool, 35,000, tapos na yung problema mo, makakatulog ka ng mahibing. Opo. Sa palagay mo, sir, gagawin ko kaya yun? Hindi ko po masipa. Yung po pagtawag sa pagkor, gagawin ko yon. Given yon. Unless kung sabihin mo, wag, hindi pa ako tapos, babawi pa ako, eh magkakasino pa ulit ako. Pero kung ikaw ilalapit para humingi ng 35,000, sa bagay meron akong 35,000 dito, kung gugustuhin ko, meron po, para lumaway-laway ka lang ng konti. Meron akong 35,000 sa wallet ko, pero hindi ko ibibigay sa yon. Kung may lalapit dito na karapat, dapat matulungan mga pobre, nagingalo, kahit naubusin ko naman ang wallet ko. Mm-hmm. Pero sa katulad mo, sir, na yung pera, winaldas mo sa casino, at ngayon, natalo ka, nakapagsanla ka, sumabit ka, ngayon gusto mo yung pera ko sa wallet ko, ibibigay ko sa iyo lahat. Ang pera ko dyan, 38,000 natin. Okay? Sobra pa nga. Hindi ako magbibigay kahit na 5 duling sa iyo. I'm so sorry. I will not. If you think I'm crazy, then you are the one who's crazy. Because not a single penny magbibigay ako sa isang sugarol. Dahil siya po'y natalo sa kasino, din akong sasalo sa kanyang problema. No f***ing way. Sorry, sir, ha? Kasi napipikon na ako, eh. Mga tao pupunta rito para gamitin yung programa sa kanilang kalokohan. Nice try, though. Ano, gusto mo sa tawagan ko pa rin pagkor o wag na? Na para iban ka nun. Nang sa gayon, eh, hindi ka na makapagkasino, hindi na madadagdagan yung problema mo, hindi ka na malulung pa. Pwede rin po. Yan. Okay. Sige, punta kayo sa kabilang booth. Bigay niyo po yung mga pangalan niyo, detalye, yung inyong pong
ID. Umpisa na po namin yung proseso na para makipag-coordinate sa PAGCOR para iba na po kayo sa lahat ng casino sa Pilipinas. Okay? Para pag nakita ka doon, pagpasok mo, ibaban ka. Kung halimbawa nakalusot ka, hindi ka namukhaan, then may mga security camera yan, may kita ko, ito yung ban na. Alisin ka sa table o sa slot machine and then papalabasin ka. Okay? Salamat sa inyo. Ma'am Lani Recaña, isa po siyang OFW sa Riyadh and hingi siya ng tulong dahil 3 buwan siyang hindi sinahuran, Idol. Ma'am Lani, magandang hapon. Magandang hapon po. Sir. OFW po kayo sa bansa? Una po sa Abha po, tapos po nung pong nag-migrate ng Amerika yung amo ko, inilipat po niya ako doon sa kapatid sa Riyadh. Riyadh yung pinaka-last time? Kailan pa ako kayo bumalik ng Pilipinas? Kahapon po, ng hapon. Kahapon lang. Tapos diretso na po ako dito para makausap po kayo. Ano po trabaho niyo po doon sa Riyadh? Lahat na po. Nag-aalaga po ng may sakit, sa bahay, lahat na po. 3 buwan hindi kayo nasahuran? Hindi po. Agusti pero po. Sa unang amo ko po iyon. Sino po yung agency niyo? Nung American Prime po. Okay, ito po si Marita Soriano, yung manager ng American Prime. So singilin natin yung 3 months niyong sweldo. Marita Soriano, magandang hapon po. Opo. Meron po tayong batas ngayon existing na kapag yung po mga worker po ng isang agency hindi po nabayaran ng kanilang mga amo for whatever reason, sasaluin po ng agency. Yes, sir. Ang ano ka namin dyan, wala kaming na-receive na report galing sa kanya man lang kahit one o kahit isa. Kaya nagtaka nga ako, bakit ngayon ay nandyan siya kaagad na without informing us. Kasi kami, sir, pag may tawag sa amin, hindi kami titigil na tutulong sa kanila. Basta may report. So ma'am, yung 3 buwang sweldo niya, mabiberify nyo naman yan sa kanyang dating amo. Pakibigay lang po ma'am, dahil kapag hindi, sorry mama, mag-aaway tayo sa dulo ng walang hanggan. Hindi po sir. Sir, kami po ay basta may report. Sabi ko nga sir, basta may report, makikipag-coordinate kaagad kami sa foreign agency na partner namin. Para sila ay i-follow up din yung employer. Okay. Marami kaming cases na ganyan, sir. Magkano po yung sweldo niyong sisinglin doon? Bali po 3 buwan, bali po 1.5 ang isang buwan real. So bali po magkitang 4,500 real po. Magkano po sa pesos yan pag kinumbert? Ngayon po, hindi po exactly yung palitan po, sir. 4,500 reals, Ma'am Marites, magkano po yan? Sir, kasi yung 1,500 reals is equivalent to $400. So, kung 3 months yan is $1,200. Okay. About roughly mga 60,000. Okay, good. At yan po ibibigay ninyo sa kanya. Tama ba ako? Tama ako? Sobrang pagkatama ko. Wala natatama pa. Makikipag-coordinate kami sa agency namin sa Saudi para i-check kung talagang hindi na ibigay kasi may mga records din yan. Tama. Kung hindi na ibigay kami, ay na agency, willing din kami tumulong. Very good. Sir, pwede po ako magpaliwanag. Sige po, madam. Ganito po, sir. Una ko pa lang pong dating doon sa Abha, doon sa una kong amo. Hindi po mismo akong dinala doon sa amo ko. Dinala po niya ako doon sa nanay niya. Ngayon po, nung dumating yung sweldohan ko, hindi na po nakialam yung amo ko. Tapos, nung nag-report po ako kay Ma'am Grace ng American Prime, na ma'am, paano po to? Delay na po yung sahod ko. Hindi pa po binibigay sa akin. Sobra na po sa buwan. Tapos sabi po ni Ma'am Grace, sige kakausapin namin. Sa madaling salita po, nag-ano naman po yung agency ko. Inasikaso po ako. Tapos po, pinakausapan ako nung amo ko na, ano mo lang yan, pinakang training mo lang yan. Tapos pag nalusutan mo yung problema mo, ibibigay namin yan ng higit pa. So siyempre po, sabi hindi nasunod yung napag-usapan yung kontrata dito. Hindi po. Maayos naman po akong pinakisamahan nila. Siyempre po, pumayag ako na sige po, okay po, na hindi mo muna ibigay sa akin yung sahod ko. Tapos po, nung December po, kasi po kinuha niya ako, may katulong pa siya. Ngayon po, nung December, aalis na po yung katulong niya. Inilipat na naman po niya ako sa kanya. Ngayon po, noong pagkaalis po nung katulong niya, ang gusto niya, hatiin yung sahod nung katulong niya sa aming dalawa. Pero parehas po kaming nandoon. Ngayon po, hindi pumayag itong aalis na katulong kasi syempre po, uuwi ng Pilipinas, hahatiin, nagtatrabaho din naman po ako doon sa nanay niya. Ngayon kailangan po, syempre parehas dapat kaming sosweldohan. Correct. Dapat ngayon lang. Po, hindi pumayag itong amo namin. Tapos ang ginawa po, parang niloko pa po ako ngayon. Hawak niya si pera. Nung hindi na po ako pumapayag na, sige, permahan mo na yung September to December mo, sabi sa akin ganoon. Tapos ibibigay ko sa iyo itong sweldo mo. Natural po ako, maayos naman nilang sinasabi sa akin, di, perma po ako. Ngayon po, nung nakaperma na ako sa 2 months ko, hindi rin po na naman ibinigay sa akin yung sweldo ko ng 2 months. Okay, nakita ko na ma'am. So ma'am, paki-verify lang po. Yes, at, sir, I will. At ma'am, gusto ko po, sir, by Monday, may resulta na po yung gagawin yung verification, and by Tuesday, siya po'y mababayaran na. Can you give us time? Kasi sir, today is Friday.
Walang ano doon, okay. Walang pasok. Kasi na, ma'am, kapag ano? Hindi ito nabayaran, ako po ay manggagalaiti at kakalad ka rin ko kayo sa Kongreso. Hindi ho ako nagbabanta dahil sila po ang isa sa mga dahilan ito, mga OFW natin, kung bakit po nanalo ang ACCIS. Malas mo lang, si Jocelyn ay vice chairman ng OWA sa Kongres. Pag hindi ka nagbayad, kakalad ka rin kita sa Kongres. Pakakalad ka kita papuntang Kongres, yari ka. Magbabayad ka o hindi? Pag nakita namin na talagang hindi siya nabayaran, kaming agency willing na magbigay. Good. Hindi po kami aabot sa ganyan. Good. Kasi hindi good. Nyo alam kung kaano yung record din namin as agency. Tanungin nyo yung mga... Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mga dinanas ng mga OFW tulad niya na pagdating ng bansa na supposed to be, akala niya siya po'y kikita na magandang pera, siya po'y pala inapi doon at ginawa siyang bas parang bola, palipat-lipat ng amo at hindi sinunod yung kontrata, mas mahirap yung kalagayan na yan kaysa kalagayan nyo. Kayo po'y salulang-salula ng pera ha? Mula sa mga pawis na ating mga inaaping OFW, FYI. Sir, itanong nyo rin sa kanya, kasi kami po, every time na tumatawag sila sa amin, sumasagot kami at na uma-action kami. Pero eto ngayon, sir, eto pag-usapan natin, kung yun ang sinasabi nyo, walang problema, sir. Good. Ibibigay ko sa kanya ang good. Pera niya. Good. Walang problema sa akin. Kaya nga, ma'am, sabi ko nga, by Tuesday, kasi ngayon tatawag ka, so Monday, tapos ng verification, eh, hindi, ma'am, nagbagong isip ko, Monday ng hapon, kasi natulog siya sa labas, eh. Ayan, no, tinatype ni Odette, sa labas ka natulog, ma'am, ano? Mm-hmm. Naghintay po kami. Naghintay po ako. Okay, galing ka ng ano? Airport. Dumalitso ka dito, dito ka natulog, na kagabi. Naghintay po kami. Okay, ma'am, Monday, gusto ko yung trimas niya na 60,000, bayad na. Okay, ma'am? Ay, walang problema, sir. Good. Thank you. Thank bayaran. You, ma'am. Sasamahan po namin yan sa inyong tanggapan Monday. Okay lang po. Pakiready okay na po yung 60,000. We will be here. Thank you po. Ang ano ko lang sa kanya, sana naman po, nung dumating siya, tinawagan man lang sana kami, minute niya kami, kasi kami, hindi naman kami nagtatago eh. Yun lang proseso, sir eh. Na sa agency ka pumunta. Excuse me po, yung pong agency niyo, 1 year po halos na kinokontakt namin, pero hindi po namin kayo makontakt. Nag-post po sa FB, marami pong nag-comment doon na nagsara daw po, ganito, ganyan. So ang ginawa ko po, syempre, mas may tiwala po ako dito kaysa Rapitol po. Dito po ako dumiretso para po mas mapadali po yung pag-aksyon. Kasi po, pag ako maghihintay pa, umuwi po ako, wala po akong kapera-pera, pinagpasapasahan po ako. Ilan po sila, yung nanay niya, yung amo ko. Tapos at dahil po doon sa kapatid ng amo ko na nasa Riyadh po. Tapos po, umuwi lang po ako, 400 riyal yung pera ko. Hindi po ako sinahudan, hindi po ako inintindi ng amo ko. Dinaya pa ako ng 2 months, pinaperma ako, pero hindi po binigay sa akin yung sahod ko. Sige, Iha. Since yan ang naging sitwasyon. Ma'am, sandali lang, ma'am. Ma'am, don't call her Iha. Come on, para kang mas superior sa kanya. Don't call her Iha. Call her with her name. Okay? Ah, okay po. Okay. Do not ever call her Iha. Kasi pag tinatawag mo siya Iha, parang bang mas nakakataas ka sa kanya. For your information, mas mataas siya sa iyo dahil kung inidahil sa pawis niya, hindi ka kumikita ng pera, siya sweldo sa iyo. Okay? Sige, sir. Sige, ma'am. Monday, sasamahan ka namin, madam. Maraming salamat, okay? Sir. Magkakapera ka na. Thank right. you po, sir. Akin nga yung wallet ko. Saan ka umuwi, ma'am? Quezon Province po, sir. Hindi pa po. I-hotel kita rito? Walang kadaladalang pera, wala kang naiwi. Wala po, sir. Mayroon po 400 riyal po binigay ng kapatid ng amo ko. Eh, sige, save mo yan. Bigyan kita ng 10,000. Thank you po, sir. I-hotel pa kita. Maraming salamat sige, po. Bigyan kita ng 10,000 nito, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito muna, pauna. 10,000 po, ma'am. May ilan po anak nyo? 4 po, sir. May isa pong kapapanganak. Thank you po, okay. sir. I-check in natin po, sa hotel. Yung 10,000 natin gagalawin yan. And then bilan natin ng pasalubong. Itong weekend, you, yung mga anak niya. Ma'am, huwag niyo nang gastusin yan. Thank yan you, para sir. Meron ka lang perang cash kasi yung dirham, ipapa-convert mo pa yan, cash mo hawak ka. Maraming salamat. I-hotel natin and then bukas, ipag-shopping natin yung mga anak niya para may pasalubo. Thank you, sir, very much. Okay. Wala po talaga kahit ano akong dala, kundi damit lang po. Hindi po, ni chocolate po hindi ako nakabili. Bibili tayo. Ano ba mga paborito ng mga anak mo? Chocolate? Huwag na po, sir. Sapat hindi, ma'am. Po it's on me. Ako po man nagbo-volunteer. Ma'am, ako mismo nagbo-volunteer. Hindi ikaw naghihingi nito. Ako mismo. Ano po yung mga anak nyo? Ilang taon? Yung pong panganay ko, kapapanganak po. 17 years old lang po ng anak. Ha? Kapapa? Po, kasi nabuntis. Wala po. O, sige. Tapos bigyan natin yung... ng regalo yung para sa mga sa anak niya, mga lampin o diaper.
Tapos yung pangalawa? Yung pangalawa po, 16 years old. Tapos yung pong... Babae, lalaki? Babae po, para. Tapos yung pong dalawa... O, bilhin natin mga damit yung... Anak yung pong dalawa, isang 6 years old at isa pong 3 years old. Nung umalis po ako, 6 months lang po yung bunso ko. Ngayon po, 3 years old na. Hindi natin mga tsokolate. Sige ma'am, sabihin mo lang. Salamat. Inagay mo sa isang maleta, lahat ng pasalubong. Pero sapat na po sir, sobra-sobra. Maraming salamat po. Wala ka naman ma'am. Sige, naawa ako nung kinap ni Odette from the airport. Ando ka rin natulog sa labas kagabi. Okay, salamat kasama ko naman po sir yung asawa ko pero naghintay rin po siya sa airport tapos dito na po kami nga. O di kayong dalawang mag-asawa, i-check in natin sila mag-asawa. Bata sa si mister? Nasa labas po. Ba't hindi pinapasok si mister? Wag na po sir. Ha? Okay na po. O sige ma'am, i-check in ko kayo dalawang mag-asawa. Maraming salamat yung 10,000 hawak niyong dalawa yan para meron kayong cash. Salamat sa pesos po. And then isa-shopping namin yung anak niyo. Tapos Monday, dediretso doon sa agency, 60,000 buong buko kunin ni ma'am. Thank you. Okay. Thank Madam, you, sir. Salamat po. Ha? Maraming salamat po sa inyo. Po,